malaki pala ang kikitain kung ako ang magre-refact. Okay, so katulad itong product na to. So, ito ay Miswa. Miswa. Ayan, guys. So, itong Miswa na ito is nabibili ko to ng 35 pesos. Ayan, hello guys, hello everyone. So, I'm Mommy Angel, ang inyong madiscarding mommy. Okay, so guys, in this video, ang pag-usapan naman natin, ang isi-share ko naman sa inyo is tungkol sa pagre-repack. Ayan, paano ba natin, paano ba tayo kikita sa pagre-repack? Mas maganda ba na bumili sa palengke na nakarepack na? Or, mas maganda ikaw ang mag-repack ng iyong mga paninda? So guys, bago ang lahat, bago natin pag-usapan yan. So welcome to my channel, at kung bago ka, don't forget to subscribe and then click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Ayun na nga guys, so ito na, pag-uusapan na natin. So ako kasi before is bumibili talaga ako ng nakarepack na. Kasi nga, wala akong time para magrepack. But, mas malaki pala ang kikitain kung ako ang magre-repack. Okay, so, katulad itong product na to. So, ito ay Miswa. Miswa. Ayan, guys. So, itong Miswa na ito is nabibili ko to ng 35 pesos. So, marami siya, 35 pesos. Pero dati, nung tinatamad ako magrepack, kasi nga, wala akong oras, so, nabibili ko to ng 5 pesos. So, ang benta ko dito is 6 pesos. Ngayon, guys, titingnan natin kung ilan ang magagawa nitong Miswa na to, kung ilang peraso ang magagawa at kung magkano ang tutubuin natin. So, yun guys. So, umpisa natin. So, meron ka lang ditong Miswa, plastic, at saka meron kang stapler. Meron ako sealer doon, kaya lang ayaw ko siyang i-sealed. Kasi, ano, sasaksak ko pa. So, i-stapler ko na lang. Mas comfortable ako pag naka-stapler. Pero may sealer kayo, pwede rin naman. Pero ako mas preferred kung mag-stapler ngayon. Okay, so guys, ito yung lagayan, ganyang kahaba. And then, ikukuha tayo ng isang peraso. Ano po yun? Ito pong carrot, tsaka repolyo. Carrots, repolyo, wait lang ha. So guys, may bumibili, wait lang. Ayan. So bigyan mo nga sa ira. Ayan, so may bumibili, kaya dadaan ka. Okay guys, so eto na. Isang carrots. Tapos repolyo. May hiwala yata ang repolyo. Eto oh. Ayan, so eto na siya guys. So ganito ko siya ginagawa sa plastic. Ganito ba? Opo. Repolyo. Ang repolyo natin is 120 ang kilo. Okay, so ang taas din ng gulay ngayon guys, kaya talagang sobrang kakahiya ibenta, pero wala, ganun talaga. Ayan guys, so ipa-plastic lang natin. And then, ilalagay natin ng stapler para hindi siya bumuka. Okay. So, ayan, naka-stapler natin. So, ilan kaya ang magagawa nito? 41. Ayan, so ganito siya guys. Ay bebe, oh my gosh, nasalitos ko ang aking bebe. Ayan, si baby Caleb po ay nandito sa aking tabi. Ayan, so ganito. Ah, okay. Come here, come here. Hello everyone. Hello guys. Ayo, so yun na nga guys. So natapos na natin i-repack ang ating mga Miswa. So eto na siya. Ayan. So individual, nakalagay na siya sa mga plastic. So ang nagawa ko nung isang balot na binili ko ng worth 35 pesos is 11 pieces na ganito. So 11 pieces na ganito guys is, ang presyo ko before dito is 6 pesos kasi nga nang nagre-repack ay sa palengke yung binibili ko. Pero ngayon na ako ang nagre-repack, siguro pwede kong babaan. Pero hindi na, okay na yun. 6 pesos yung ganito. So, bali, 11.
66 pesos. O, 66 pesos. 11, di ba, Angel? Ha? 11 times 6. 66. O, 66 pesos nga. Ang na, kung bibibenta ito lahat, 66 pesos. So, puhunan ko 35. O, di ba? Ang laki ng aking tubo. O, di ba? So, halos 30 plus yung tinubo natin. Alay ko, bibili tayo sa palengke. Na, ang bili natin sa palengke is 5 pesos. So, papatungan natin ng isa. So, di ba? So, mas matipid, mas malaki ang kita kapag nagre-repack talaga, mga mamis. Ayan, so sa mga madiscarded dyan ng mga tendero at tendera. So, ganun ang gawin nyo, mag-repack na lang kayo ng mga ganitong item. Kahit medyo, ano talaga sa oras, but mas malaki yung kikitain ninyo kumpara kung bibili na kayo ng nakarepack. O, diba? So, nakakatawa, no? So, pinagtsagaan ko talagang i-repack tong mga miswa na to. Ayan, so yun muna ang i-share ko sa inyo, mga katendera at mga katendero. So sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa mga share ko po sa inyo ngayong hapon na ito. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, so alam nyo na po. At kung may mga katanungan kayo, please comment below lang and then sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Okay guys, so yun na nga. Malaki-laki ang tutubuan natin dito sa miswa na ito. So, mas the best talaga ang mag-repack. So, once again ko, ang inyong madiscarding mami, mami angel, ang lagi-iwan ng katagana kapag may tsuga, may nilaga. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!